What's up guys, Jeff Ong here and welcome back to another video. So for today's vlog, we are going to be answering questions about my rhinoplasty surgery. Let's go! Short intro guys, before we start with the questions. Ang reason kung ba't ko ginagawa itong vlog na to is because 1 year na yung surgery ko. I had my surgery done by Doc Kiapi at Icon Clinic last September 8, 2021, and it's 1 year na, so happy anniversary sa nose ko. A lot of you guys have questions. Alam ko maraming questions dito sa YouTube, pero I decided na gagawa na lang ako ng part 2 kasi sobrang daming questions. So yung mga questions here sa YouTube, sa next video na lang, but gumawa ako ng poll or questionnaire sa Instagram and I gathered questions and yun yung sasagutin natin for this vlog. And short intro lang sa mga hindi nakakilala sa akin dyan, I'm Jeff Ong. I'm a content creator and a photographer based here in Manila. Ayan, follow nyo ako on my, follow nyo yung portfolio account ko, Jeff Ong _, and follow my account na rin at I am Jeff Ong, both on Instagram and on TikTok. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. And if first time nyo ako nakilala or first time nyo ako nakita, hello! And panood nyo yung rhinoplasty video ko, lagay ko na lang yung link sa may baba or dito sa may taas. Figure out ko pa kung paano yan. Again, thank you so much Doc Yapi of Icon Clinic for doing my rhinoplasty surgery. Ayun nga, nakwento ko sa vlog before. Siyempre nag-research ako and siya yung napili kong doctor. Thank you so much Doc Yapi. Ayan, update lang. Side view. Super happy with my nose now. Actually, hindi ko naman siya tinatago kaya ginawa ko itong vlog na to. And pag may nag-ask naman, sinasabi ko talaga. And willing ako i-share kung ano yung experience ko. Ayan, maglalagay na lang ako ng 1 year update here. Ito yung 1 month siguro para katanggal na yung cast. Then, ito yung ngayon. So, yun. Kita nyo naman yung difference, di ba? Pero, I think more than a year, may slight changes pa siya or improvement. Tara na, let's answer some questions. Shoutout din sa Icon Skin Clinic for taking care of my skin. Ayan. By the way guys, follow Keyman's official on Instagram. I use their retinol and niacinamide. The best. So tara, answer na tayo ng questions. Ayan. Sinave ko lang siya para mabilis. So first question from Follow Vagabond. What are your thoughts about rhinoplasty? I heard it's cheaper. Ah! What are your thoughts about alloplasty? I heard it's cheaper than rhinoplasty. Alloplasty, yes, it's cheaper based from what I know. Ito, lahat ng sinasabi ko is based from my experience and based from what I know. If may mali akong sinabi, please correct me na lang. Comment nyo na lang sa comment section. So, yung alloplasty is yung sa side ko. So, kung pina-follow nyo ako sa Instagram or alam ko, in-upload ko rin here sa YouTube yung alloplasty na ginawa ko. So first original plan talaga namin ni Doc is overall, pero since namagana yung nose ko from dun sa Gore-Tex na nilagay, kasi syempre magsiswell siya, operation, call ni Doc Yapi na iano muna, ipaheal muna siya ng 2 months, then saka namin gawin yung alar. Kasi yung alar, wala nang atrasan yan eh. Once kinat na yan or binawasan, wala nang tayo magagawa. Pero for me, good call yung kay Doc Yapi. And yes, mas murang alloplasty kasi sa gilid lang siya. Rhinoplasty, based from a rhino, is yung bridge. Ito. Yung Gore-Tex na nilagay. Second question is, galing rin kay Follow Vagabond, permanent po ba ang rhinoplasty? Yes, permanent yung rhinoplasty and through time, magiging part siya ng body natin kasi yung Gore-Tex na nilagay is lumalambot. Third question is from PLK Alcantaras. Parang ganun natin yung name niya. PLK NTC, PLK TCRZ. How long is the healing process? Honestly, pag tinanong nyo kahit si Doc Yapi, healing process niya, healing process meaning yung nose is matagal, siguro mga 6 months to a year lalabas yung result. Pero healing process in terms sa pwede ka na mag-work ulit or pwede ka na gumalaw ulit, siguro give it like 6 to 8 weeks. Kasi yun yung tinanong ko yun eh, kung kailan ako pwede mag-workout. After 6 to 8 weeks pwede na mag-workout. So I'm thinking pwede na rin siguro mag-work. Actually iba nga, pagkatanggal ng
ng splint after a week or two, lumalabas na sila, pero don't lift heavy lang kasi fresh pa yung operation niya. Fourth question from Carlo underscore the Great. How do you manage the post-op when you have allergic rhinitis? Actually, ito yung hindi ko naisip. Meron akong slight allergic rhinitis. Pero, ewan ko, noong throughout ng healing process, wala naman. I mean, makakasneeze ka naman. Pero, syempre dahan-dahan lang. And, once you have yung rhinoplasty, magiging conscious na kayo, believe me. So, fifth question is from Eric Teng 888. Gano'ng katagal ang recovery? Any hassle encountered? In-answer ko na siya kanina. Any hassle encountered? Wala naman. More on uncomfortable lang sa start. Kasi syempre, may mga stitches ka and namamaga siya. Pero, other than that, kayang-kaya niya yun. Sixth question. It's Marge Benju. Can you share with us yung background ng post operative care? Basically twice a day kiniklean yung wounds, tapos nilalagyan siya ng betadine, ganyan. And kung hindi pa napanood yung video, si Ray yung nag-alaga sa akin nun, thanks to my wife. Actually, nung nagpa-rhinoplasty ako, hindi pa siya wife, fiancé pa lang, pero now wife ko na siya. Thank you, Rhea, for taking care of me. And super important nung post-op, guys, kailangan yung linisin siya talaga. Seventh question from JXKEDXYNE. Parang hirap talaga ng mga username, no? Ano po naging preparations mo before the surgery? Preparations before the surgery, syempre, do your research. Iba-ibang doctor, iba-ibang forte yan. Do your research sa... Sasabihin naman to yung post... I mean, yung aftercare niya, ganyan, or yung mga preparations. Sasabihin niya yung doctor niya, pero mas better pa rin do your research. Siguro for me na lang, pinrepair ko yung self ko mentally and physically kasi alam ko medyo ilang days ka hindi makagalaw, hindi ka makaka-work. Eighth question from Ralph Sosavi. No questions bro, you look beautiful before and you look beautiful now. Thank you so much. Thank you. Ang galing talaga yung Doc Yapi, as yun yung gawa niya. Bumagay talaga siya sa face ko. Ninth question from Loviera Redoble. How much for the rhinoplasty? Ito, common question to na natatanggap ko. This is the rate of Doc Yapi last year. I don't know, I'm not sure if ano na yung rate niya ngayon. Pero last year, it's 125K. And binigyan niya ako ng range na 30,000 to 125,000. Kasi depends talaga. I mean, meron kasi dyan na parang maganda na yung bridge, alar lang. So, ba't niya gagawin yung buong nose mo kung alar lang yung kailangan mo, diba? So, better to have a consultation or book an appointment with them. Meron silang online para hindi kayo mahassle. Message nyo na sila at The Icon Clinic or Doc Yapi on Instagram. Next question from Ellie Villasor. Were you able to leave your house first week of recovery? I'll be by myself during recovery. Kaya ba? Yes, kaya namang umalis ng bahay after ng first week. Kasi pag natanggal yung splint, yung iba nga kahit may splint lumalabas eh. Just be careful lang talaga na magmatamaan, huwag masyadong magalaw. Pero if you are by yourself and kailangan yung like bumili ng meds or anything, kaya naman, ingat lang talaga. Next question from the same pa rin, Ellie Villasor. Was your aloplasty free of charge since hindi ka satisfied? Yun talaga yung plan kasi para makita lang talaga before. And yes, it's free of charge. Kasama na siya sa original package pag hindi kayo happy. Message nyo lang siya si Doc Yapi. Gore-Tex versus silicone and why? Honestly, ako wala akong masyadong idea sa silicone kasi nung tayo na nag-research ako, yun na yung era ng Gore-Tex. So, mas maraming gumagamit na ng Gore-Tex nung nag-research ako and nung nagpa-surgery ako. Pero based from what I heard, don't hate me on this, maraming nagsasabi Gore-Tex daw. Pero yun, if I'm wrong, sabihin nyo na lang kung bakit. Next question from Manuel Kams ZX. May side effect po ba magpa-aloplasty? Side effect, wala naman, pero syempre, I don't know if this is side effect. Kailangan siya ingatan kasi syempre,
it's an operation. I mean, it's an enhancement. Kailangan siya ingatan. Next question from Villanueva. Carl, are you happy with the result? 1000% happy. Thank you, Doc Yapi. Thank you so much talaga. Super happy ako with the result. I mean, ever since nung nagpagawa ako ng nose, naging mas confident ako and mas dumami yung projects ko, honestly. Shoutout din sa mga brands na naka-work ko. How much did it cost? Ayan, nasabi ko na, na-answer ko na yung kanina. Next question from Villanueva Carl. How many weeks, months your healing process? Na-answer ko na rin yung kanina. Next question from Melvin. How much did the surgery cost? Sorry, nasagot ko na yung kanina. Question from Jared Chavez. I watched your rhino journey on YouTube. It helped me a lot when I had mine. I DM you personal. Ayan, actually nabasa ko yung DM niya. If may questions na kayo about rhinoplasty or streetwear or any questions na sa inyo kaya ko kayo ma-help, message nyo lang ako sa Instagram. Nagre-reply naman ako dun. Nakausap ko siya actually kay Doc Yapi rin siya nagpagawa. And ang ganda ng gawa nun sa kanya, honestly, bagay sa face niya. And ayun, thank you and I'm happy na tulungan ka nung vlog ko. Next question from Ekoy Mendoza, is it worth it? Super worth it. Next question from Jess 9583. I plan to undergo rhinoplasty maybe next year. I would love to ask if it is safe and permanent. Yes, it is safe, and yes, it is permanent. Next question from Black 25 Swan. Pwede po pa rhinoplasty kay Doc Yapi pag may collagen filler? That I am not sure. Better to ask them, message them, or message Doc Yapi on Instagram, Tegon Clinic. Next question from Kenneth Sarinas. Ito, this is not rhinoplasty related, but how is it working with BGYO PH on the DBTKH and campaign? Super happy, super bait nila, super humble nila, and super ganil nila ko work, honestly. Nakakwentuhan ko pa nga sila. Congrats to us, congrats to the DBTK team and H&M team. Next question from Joe Q New York. Were you completely happy or you expected something different with the result? Honestly, sinabi naman to ni Doc na first few months, hindi mo magugustuhan masyado yung itsura kasi malaki siya eh. Nakita niyo yung pinakita ko sa inyo kanina. Ang laki talaga niya noona, parang pa ganun. Parang ito yung avatar, pero throughout the time, mag-heal siya. Just trust your doctor. Ngayon, I'm completely happy na talaga. So next question from Joe Q New York. Can I wear eyeglasses after surgery? Answer is no. Parang based from what I remember, parang 6 to 8 weeks din ka makaka-wear ng eyeglasses or sunglasses. Pero ako, based from my experience, mas better yung light. Kasi kahit inalaw na ako mag-wear ng glasses, parang itong part na to, magiging sensitive kasi siya. Itong part na to, medyo sensitive siya. Next question from Kat Ramos 0808. Masakit po bang magparatoke ng ilong? No. During the surgery, no. Kasi wala naman may feel eh. Ako, I underwent general anesthesia. So, tulog ako. And when I woke up, tapos na siya. Aryoplasty naman, anesthesia lang yung makifeel nyo. Pero sobrang kaya niya yan. Siyempre may sakit pa rin yan, hindi naman yan like easy breezy, pero siyempre nagpa-opera ka eh. So any recovery naman will take time and siyempre hindi siya comfy. Pero if nalagpasan niya siya, super worth it, I promise you. Next question, I think hindi to related sa ilong ko, pero ano pong height niyo? Ang dami nagtatanong na ito sa TikTok and height ko is 5'7", I'm a proud 5'7". Pag naka Air Force One, 5'8". Pero yun, height is, wala tayong mga gawa dyan. Dati, honestly, yun nga, sabi sa inyo, conscious ako sa height ko, pero wala tayong mga gawa dyan eh. Instead na i-dwell ko yung self ko na, bakit 5'7 lang? Ba't ganyan? Love mo na lang yung sarili mo, honestly. Yung sa ilong kasi may magagawa pa ako eh, pero yung sa height, wala tayong mga gawa. Kaya nilove ko na lang, or inaccept ko na lang. And that's it guys for our Q&A about my rhinoplasty surgery. Again, follow Doc Yapi on Instagram and on TikTok. Icon Clinic, the Icon Skin Clinic. Keyman's official for my retinol. Ayan, kaya yung skin ko. And follow me on Instagram @IamJeffOng. Same on TikTok.
And gagawa ko ng part 2. Gagawa ko ng part 2 na itong vlog na to. Pero I'll collate lang or collect yung mga questions sa previous 2 vlogs ko. Pero medyo mahirap kasi ang dami na. Kaya, favor guys, if may questions pa kayo about rhinoplasty, comment nyo lang sa baba. And based from the questions here sa vlog na to, yun yung answer ko. And that's it guys. Sana na-enjoy nyo yung vlog and sana nakatulong ko sa inyo. That's it. Peace.